for Bong Dasa with Irene. Okay? So it was a lunch date in Ambonry 1, the original one in Manila. So, si Irene naman, eh, kung ibang klaseng kapatid ko, eh, dala na yung barangay Makoy. Di ba, hindi siya nag-iisa mag-date. Kami na, si Irene nandun, ako nandun, si Tess nandun. So, naalala ko pa, naku, yung forma ni Bong, yung dating niya, ikaling bagong dating pares. Yung forma niya, yung suit na nakamaong shirt, tsaka nakamaong na makamaong na pantalon. Nalintik yung red button na rapat-rapat. Red button, hindi ito red button, red button ito. Parang pinawalis yung side. Hindi kami nangyari na kung saan. Until I went to the bathroom. I was the bathroom, tumitingin. Umasok siya. Hindi kami makakilala. Kilala mo daw si Dave Tino. Oh, kilala ko siya. Oh, kaibigan ko rin siya. Oh, yun. That's how it started. And the rest is history, as they say. Well, hindi sila ng kasal ng ime, kaya kami na lang naging boyfriend. Akala ni Flory, sila ang mag-asawa eh. We ended up at the end, parang yun ang those two old badings na lagi na naawal. Lahat na siguro na pwedeng pag-awayan, pinag-awayan na ako ni Bong. Nagsisimula yun sa kotse, lagi, yung music. Ang hilig sa disco. Ako nga siya, rock and roll ako. Hindi ko pwede, matang yan. Hindi, kotse ko doon. Tapos naging sigarilyo siya. Nagtumag sigarilyo. Ang kandahika-hika ako. Gaway kami kasi pag-drive niya. Gaway ko dyan. Nasa lahat naman pwede. Yung air condition, yung bintana lahat. Like an old couple bickering over everything. But after that, yun, siyempre, naging malapit kami. He would visit me in London. Once in a while, I'd go to Paris. Ako dyan na. Nagsimula na. Yung buhay namin yung beauty. Papunta na ako sa Paris. Kaya ito na si Mom. Natutong mag-shopping sa Yves Saint Laurent. Walang binibili ng damit kung hindi Yves Saint Laurent. Yung man-man ng Yves Saint Laurent. Yung pag-uwi, pagdating ka, sa shopping muna na, shopping muna. Saan tayo pupunta? Yves Saint Laurent, may bagong save, may bagong. Kami naman, isunod kami ng sunod dahil si BD. Fashion. Pati yung botas, And then, you know, I think Bong talaga yung he found himself yung talaga that his defining period of his life was Paris. Yung time niya sa Paris. Hindi ko makakalimutan. We stayed in that place for such a long time. We could visit him all the time. Yung Ruta Plus, ang daming nangyari na dyan dun sa Ruta Plus. Pero, asahan mo yan, kahit anong oras, darating na pag-gising ang you will hear, Mother, Mother, there's too many of you crying. Ayan na, ito klapin na mo. Ayan na, every day for years. Away na naman ba? Ay, tagal naman niluto ko yan. And the usual. So, but you know, he really, you would see, it's almost really in his element. Nandun is, apa sikat-sikat yung mundo. Sikat yung sino Pilipin, kung sino-sino. Alam mo, bagay si Bong sa ganun eh, social eh, di ba? Very charming. Pati kami, pagka medyo natasing si Leoncio, nangangangin ni Leoncio mismo, naguhugas tayo sa pangyay. So, sabi ko,
But pero surprisingly, alam mo si Bon, we all know him as si Razzle Dazzle. Alam mo tawag naman sa Razzle Dazzle. You know, kasi man out lahat pag-uwi na bawat uwi na dito sa Pilipinas, may bagong sayo, di ba? Eh, wala sa punta ka na, bakit na sunod na naman kami ng sunod. Talagay mo, after all, di ba, bola na lang kami na, nag-ibigay ako na dito, para kami na mag-ibigay. He was so charming and sociable and garrulous, you know, and he really wanted you to have a good time. And that's why you saw pictures, you know, people that was so simple now, serious, you know, this stuff, you know, seen a visit part of the successful yung Philippines, which is a big surprise dahil Bong Dasa is the only Dasa I know who doesn't want to cook. Yung mga Dasa, Gurma, family of Gurma, lahat sila, marami rin, si Nina is a writer, marami rin, lahat sila, si Bini, si Sandy, hindi ba rin kung ano. I have to tell the story. Okay, this is the story of my friend Bong Dasa from the famous family of gourmands. Minsan, tapos kami. The usual here nakatira sila doon sa ecology. Tapos kami. We went out, for the evening. Uwi kami sa bahay. Pag-uwi sa bahay sa ecology, doon ako matutulog eh. Kami ni Santi, si Bong Dasa. Pagdating namin sa bahay, sabi ni Bong, gutom ako. Sabi namin ni Sandy, hindi, kami, tulog na kami. So kami ni Sandy, makita kami na tulog na kami. Di, okay na. Pagkising namin, natatandaan namin si Bong, pinapakalitan yung maid. Dahil daw, bakit walang pagkain ng aso? Yung aso na yung Doberman na yun. Pinapagkiwag na Doberman na nakita ko siya. Lalo mo yung tenga na yung araw tumayo, kaya nilalagay ng cardboard yung tenga. Kawa ko kaso, nilalagay ng cardboard yung tenga kasi parang daw pure bread yung mga tenga. Anyway, patungan niya yung aso yun. So ganit na ganit siya, bakit wala yung pagkain? Kaya natungan niya sa atin, hindi ko naman may paliwanan. Sabi, yun ang nagagalit si Sir Bong, kinain niya kagabi yung aso niya. Tapos nakita namin, magbukas namin sa microwave, ang doble ba? Minicrowave pa! Kaya kung nasa Parisabot, I remember I came back from London. I visited him in London. And we were there. Sa Parisabot nagluluto kasi hindi ako pati magbukas kasi pinapasag ko lahat ng tato. So, ako nagluluto. So, I taught him how to make a Welsh rarebit. It's not a promotion, a Welsh rarebit. My God, we ate that damn Welsh rarebit for months in La Plaza. But, you know, ganun talaga si BD. Pag may nagustuhan, yun na talaga yung gagawin niya. Pero, bakit? I don't know why. I of course, again, why my friend? If you really behave, it was instant. Yung kong isang interaction during jingle time. I think everybody would agree with this. Kasi yung purong pag-ibigan niya. So this friendship was pure. And I was 16 years old when I met Paul. And siyempre, laking palaso. Laking palaso. Wala akong mga kinalitin ko. Kung puro ka-plastic, ano malibinin ko sa palaso. Either they work for you, nagsisip-sip sa'yo. Hindi mo talaga buhay. Pero nung nakilala ko si Bong, iba trato sa akin.
inaasar ako. Pumunsan, pasto siya ba? Pero nakikita ko, yung trato niya sa ibang tao, ganun din. At yun ang nabutot ng bukid ko. Lahat ng tao, pantay-pantay ang tingin niya. Kahit sino, kahit hari ka, kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, kahit sino ka, pantay-pantay, para kang best friend, para kang best friend ang lapit sa'yo. And that's the one thing I learned from Paul. Yan talaga siguro malaking putang nagtutulong. Malami akong natutunan sa kanya yung pagkatao. Because again, it was hard for me because as I said, I was exposed to people in a very strange context of the palace. And I first suddenly discovered, no, this is the way to be. You treat everybody equally. Mabait ka sa lahat. If you can do a kindness, kung meron kang matulungan, gawin mo. Kung meron kang, kung may walang matulugan, patulugin mo doon sa bahay, walang makain, pakainin mo. Lahat ng tao, ganun ang trato sa kanila. And I pray that I picked that up from him. Because that was the greatest quality that he had. Was that he was so open and he was so sincere. When he said that he wanted you to have a good time, or he wanted you to eat, he really did. He's hindi ka-plastikan yun, hindi being polite, not because it's proper. Talagang gusto niyang masarapan ang kain, although he doesn't know to cook. Gusto niya na masiyahan ka, gusto niya na komportable ka, gusto ka na meron kayong tinanoy. Tsaka yan, ano yan, kitikiti yan, you cannot stand to be in one place. And sa sabi naman, lagi napapagalito ka. Ano, nandito ka sa Paris, wala kang pinagmali yan. Punta tayo sa ano? Saan tayo? Pupunta. Punta tayo sa room. Punta tayo sa Louisville. Punta tayo sa ano? Pero, you know, in all of the time in Paris, what people don't realize, because you always think of him as this action kid. Kung gising na si Ingram, pumupunta ang Leal. Leal is the palengke in Paris. Alas 5 na umaga, magsashopping, may mamimili ng isda. Alas 5 na umaga. So, that's why yung ano was successful. And again, it was successful because of him. It was successful because lahat ng tao pupunta. Pero hindi kumikita yung Cuisine Philippine. Bakit? Kasi paggabi, kung ano yung kailangan ng pera, hindi niya tinitignan mo yung kinita nila. Basta kailangan ko, pero yung kaya na pera. Bigyan mo ko lang mga 600 truck. Yun na yung muna. So, eto na. Pagpunta sa taga 450 SMC. Yabang-yabang namin ko sa Paris. But that was his charm, that was his openness. Kaya naman very attractive na personality si Bo. Kaya marami siyang chicks. Kaya marami siyang. Actually did call them chicks before. I don't think it sounds weird now, but yeah, that was actually the word that we used to call it. And it was very, kasi alam mo, if there's one thing never ko natutunan when being a boy, is to pick up a girl. I have never been able to pick up a girl. I cannot go to a bar and meet somebody who I don't know and pick them up and make friends with them, get their number or whatever. Never happened. Si Bo ang tanong. Kami si Bo lapit niya, hindi yung, hindi ka rin yung reaction ng babae na natutuwa sa kanya. Kasi nga, very sincere. I'll never forget this, it was in London, we went to a club, and, wala, no joy, wala ka rin yung, anyway, pumunta kami sa next door, kumakain kami ng hamburger, one of the girls, from the other, the group from another, the same club, came to eat in the same place. Sabi ko, parin yan yung ano? Yan yung tinitignan mo kanina, sabi niya, paano natin kakasapin ko? Gano'n mo ginawa niyo? Tinignan niya na yun, kumuha na po tayo yung chip, binagyan ng ketchup, tapos niya. Tawa kayo ng tao, it worked! He took out that girl for, well, probably it's only 2 weeks. Leave it there, 2 weeks. I don't care who that is, we said 2 weeks. It's 2 weeks.
And the funny thing is, walang nagagalit yung mga babae, kahit na ganyan ang nangyari 2 weeks, mahal pa rin siya. Ay, yung pamilya ginagawa. And again, that's because, tsaka yung kandong nung nagpapalabas kami ng picture ng gabi, marami sa mga picture ng gabi, ng mga plant, ang kasama ng dami! Tsaka huwag kayong maniwala, pag nakita yung mga picture, hindi totoo yung sinasabi ni Gloria. Hindi mga transvestite yun. Malaking conquest.